taglay niya ang simpleng ngunit kaibig-ibig na mga katangian. Ang kanyang kayumanggit makinis na balat, alon-alon na buhok, matambok na bisngi at kahali-hali ng ngiti. Ang bawat mata na dadapos sa kanyang ganda ay tila baspas ng mga anghel. Ngunit, nabago ang ikot ng kanyang buhay nang dahil sa gutgot ng pag-ibig. Uy, Mareng Mensiya! Oh, Mari! Oh, saan ka galing? Diyan lamang. Ah, eh nabalitaan mo na ba yung idinestinong pulis rito? Talaga? Hindi pa, pero bakit nga ba sila nandirito? Balibalita kasing nagkakagulo ngayon dito sa ating baryo at upang mapanatili ang katahimikan ay nagpadala sila ng pulis. Uy, sasama ka ba sa pista ng bayan? Hindi ko alam eh, pero ikaw ba? Oo, sasama ako. Uy, siya yung sinasabi ko sa yung pulis na inidestino dito. Parang yung ulo niya. Parang inupo ko ng maso. Nagtagal pa ang pagkakadestino ni Alfonso sa baryo dahil sa kanyang trabaho. At doon na nagsimula ang pag-iibigan ni Alfonso at ni Mensiya. Patuloy na nagkapalagayan ng loob ang dalawang kaduwa at hinayaang ang tadhana ng maghari sa kanilang pagmamahalan. Ang buong mo'y parang gabing numinipis at pagdating ng madaling araw na kumukulay sa alapa. Pangako mo, hindi mo ko iiwan ha? Habang buhay. Ang ngiti mo'y parang isang tala na matagal na ang kinangunin ngayon lang na kita kung kailan wala na. Mensiya, alam mo, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Kailan kaya halata ang pinagatid? Matagal ko na itong pinag-iisipan. Halika, sumama ka sa akin. Saan naman tayo pupunta? Kung saan ako lumaki, bubo tayo na masayang pamilya doon. Pero, paano ang pamumuhay ko dito? Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa iyo. Gagawa tayo ng bagong buhay. Gagawa tayo ng bagong alaala. Sige, kasama ako sa'yo. Kasama ako sa'yo sa mahal kita. Umapawi sa kadiliman ng gabing puno ng dalitan ng lakim. Nang dahil sa pag-ibig, walang alinlangong sumama si Mensiya kay Alfonso sa Maynila at doon ay pinagpatuloy ang kanilang pinangarap na pamilya. Siya pala yung bagong kinakasama ni Alfonso. Oo nga, alam mo balita ko, kabit lang yan galing probinsya. Mukha naman talagang probinsyana. Bago nating tahanan. Teka lang, baka maipit ang bata. Pero na. Paano makapagpahinga ka na? At nagbunga na sa wakas ang pagmamahala ng dalawa.
Pinangalanan nilang Mely ang kanilang anak at nangakong aarugain si Ne hanggang abot ng kanilang makakaya. Mama! Oh, bakit anak? Naku, parating na yun. Halika, hintayin lang natin para makakain na tayo, ha? Oh, nandito na ako. Halika na, pasok na tayo sa loob para makapaghapunan na. Dahil nais na labis na mapasaya na mag-asawang kanilang anak, ibinigay nila ang lahat ng gusto nito at ibinuhos lahat ng atensyon at pagmamahal hanggat sila'y humihinga. Nay, mamasyal naman tayo ngayon. Punta tayo sa mga parke, tapos bibilan mo na ako ng bagong sapatos tsaka damit kasi nung isang linggo pa tayo huling namili. Oo, sige, 'di ba? Bibilan natin siya ng bago. Oh, maraming damit at sapatos para sa iyo. Dito na. Yeah. Nung dahil sa pagpapagal ni Alfonso sa kanyang trabaho, naibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Sila'y palaging tumutungo sa Luneta at Intramuros upang panandali ang kalimutan ng aligot-got ng mundo. Tanging ligaya at pagmamahala ng limayakap sa munting pamilyang ito. Ngunit, muli na namang nagbago ang tarundon ng buhay ni Mensiya nang biglang nagpaalam si Alfonso na siya'y lilisan. Mensiya, alam ko mahirap tong hihilingin ko. Kailangan kong mawala ng ilang linggo. Tawag to ng aking trabaho. Mapagbibigyan mo ba ako? Pinapangako mo naman na babalik ka, di ba? Oo! Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo ng anak natin sa oras na matapos yung trabaho ko. Sa lalong madaling panahon, babalikan kita. Pangako. Kung gayon, pinapayagan kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita. At babalikan kita. Ilang araw ang hinintay ni Mensiya sa pagbabalik ni Alfonso. Oras-oras, mula umaga hanggang hatakit muli ng langit ang araw pababa, pagod man ang tuhod at ang puso sa kahihintay, hindi siya tumigil sa pag-asang muling babalik ang kanyang kabiyak. Hanggang sa naubos na ang inipong pag-asa ni Mensiya kaya't siya'y naglakas loob na tumungo sa tahanan nila Alfonso. Alfonso! Nasaan ka na, Alfonso? Bakit mo kami iniwan? Bumalik ka na sa amin, Alfonso! Nasaan na yung mga pangako mo, Alfonso? Paano kami ng anak mo? Bumalik ka na sa amin! Sinubukan ni Mensiya, ngunit siya'y nabigo. Gumuho ang mga binuong pangarap at isa-isang nalaglag kasabay ng kanyang mga luha. Ganyang sinubukan, ngunit siya'y nabigo. Alfonso! Thank you.
Nay, may nag-iwan ho ng sulat kanina para raw ho sa inyo. Kanina daw galing? Hindi ko ho alam eh. Para lang daw ho yan sa inyo. Salamat. Kailangan natin mag-usap. Ano ang meron? Simula ngayon, mamumuhay tayo ng tayong dalawa lang. Kinakailangan ko na rin magtrabaho. At baka lumipat din tayo ng bahay ng mas maliit na kwarto dahil hindi ko alam kung kaya kong tustusan ang pangangailangan natin. Kailangan ko? Paano yung mga gusto ko? Paano mo yung bibilhin? Mely, ang mahalaga tayong dalawa. Magkasama tayo. Magandang umaga ho. Ano ho yun? Maari ho ba ako magtanong kung meron akong maaaring pasukan dito? Ay, pasukan? Tama-tama, dito kailangan namin labandera. Oh, sige ho. Kailan ho ako pwede magsimula? Ngayon na, tara. Sumama sa dito. Uy, bus ka na pala. Bus na po ako sa paglalaba. Ah, sige, maraming salamat ha. Sensya na kung ito lang bibigay ko. Naku, malaking tulong po ito. Maraming salamat. Sa ulitin sige po. Lang, sige lang. Sa ulitin ha. Sige, salamat. Magandang umaga po. Oh, magandang umaga naman. Maari po ba akong magtanong kung meron maaari akong pasukan dito? Ay, naku, pasensya ka na. Pero wala akong alam sa ganyan ha. O sige na, umalis ka na, umalis ka na. Sige po, maraming salamat po. Sige. Ano? Pasensya na po, pero mahilig po ba kayo sa mga alahas? O, bakit mo naman natanong? Gusto niyo po bang ipagbili ko sa inyo tong higaw ko? Kailangan ko po kasi ng pere. Magkano naman? Murang-mura lang po, 500 piso lang po. Ang mahal naman yan. Hindi naman kabaguhan yan. 100, yun lang ang huli kong maibibigay sa'yo. 100? Sige ho, 100 na lang ho. Ito ho. O teka lang, kukunin ko lang yung pera sa loob ha. Sige ho, maraming salamat ho. Mensiya! Ho! Mensiya! Ho! Dali-dali mo maghugas ng pinggan dyan ha. Pagkatapos nyan, maglaba ka na. Tapos, lunchay mo na rin damit nana kasi gagamitin niya na yung bukas. At dali-dalian mo dahil maglilinis ka pa ng kubeta. Yung pagkain mo, bibigay ko na ng pagbalik ko galing palengke. Opo. Mareng Mensiya? Mareng Mensiya! Sino yan? Uy, Mare! Nandiyan ba ako? Wala eh. Pumunta sa palengke. Bakit? Oo, oh, Mareng Mensiya. Tamang-tama. Karawan ko kasi. Mare ko ba namin indikahal? Maglilibot lang naman tayo sa Manila. Naku, madami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. Para makapag-iwaliw ka na rin. At makapagpahinga dito sa mga gawaing bahay. Tama. Tsaka, isa pa.
wala na akong isusuot. Dahil isa na ang maganda kong bestida. Mareng Mensiya, huwag kang mag-alala. Kung bahala sa'yo. Di mo na kailangan mag-ayos pa. Natural na yung ganda mo eh. Ano? Oh, bukas ha. Aasa ka naman yan. Mareng Mensiya. Oh, Nay! Ba't ngayon ka lang? Ah, pasensya na. Ngayon lang natapos yung trabaho ko. Tsaka, malayo pa yung nilakad ko. Ito, pagkain. Kumain ka na. Alam ko, nagugutom ka na. Oh, ba't ito lang? Akala ko ba nagtatrabaho ka? Oo, pero ito lang yung nakayanan ko. Tsaka, bigay pa nga ito ng amo ko eh. Kaya, di ka, pagsaluhan na natin. Ang konti-konti na ito. Tapos maghahati pa tayo. Sa'yo na lang yan. Ah, hindi pala. Sige, sa'yo na lang. Busog pa ako. Kumain naman ako kaninang tanghalian eh. Ba yan, tanging arti? Kumain ka na mabuti. Naku, Mareng Mensiya. Buti na lang at nakasama ka sa amin. Naku, salamat sa pag-imbita sa akin, ha? Sige, upo ka muna. Tumo na tayo. Alam mo, Mareng Mensiya, tunay ngang napakaganda mo. Unang beses ka pa lang namin nakita, di ba? Talagang ganda-ganda kami sa'yo. Oo nga, kaya dapat alagaan mo ang iyong sarili. Huwag ka magpagod sa mga bagay-bagay mo. Naku, maraming salamat. Masyado niyo naman akong pinupulit. Oo. Halika na. Lalakas na ako lang. Halika na. O, Nay. Nandiyan ka na pala. Saan ka galing kagabi? Ah, lumabas na ako. Kasama na mga kaibigan ko. Gusto mo ba ipaghain kita? Huwag na. Pagtitimpla na lang kita ng kape. Alam mo ba, anak? Napakaganda ko sa pinuntahan namin kahapon. Sobrang ako na Willy kasama si Sita at Oreng. Oo, narinig ko nga kala Aling Sita at Aling Oreng. Kamusta yung trabaho mo kahapon? Ah, yun nga pala. Kinakailangan ko na kasi lumipat ang trabaho. Dun sa bahay sa may kanto kay na Aling Nena. Oh, paano yung makakain natin sa araw-araw? Tapos nakuha mo pa maglakwad siya kahapon? Anak, ginagawa ko naman ang lahat para may mabigay na pera sa'yo at may papangkain ka, diba? Mabuti talaga yung nandito si tatay eh. Sana ikaw na lang yung nawala. Mely? Mely, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Akala mo ba? Akala mo ba hindi ko napapansin? Simula nung nawala yung tatay mo, nawawala na rin yung respeto mo sa akin. Sana nandito na lang si papa. Mely, ano ba nangyayari talaga sa'yo? Sabihin mo sa akin, Mely. Saan ka pupunta? Aalis na ako dito. Ayoko na ng buhay dito. Tao po. Tao po, Aling Nena. Ito lang po. Aling Nena. Sino po? Ay, Aling Mensiya. Nay! Oh! Hinahanap ka po ni Aling Mensiya. Oh, Mensiya, nandito ka na pala. Magandang umaga, Aling Nena. Lika, pasok ka, pasok. Oh, Mensiya, napag-usapan na natin na ngayong buwan sa akin ka magtatrabaho, ha? Oo, Aling Nena. Gagalingan ko at siguraduhin kong aayusin ko yung trabaho dito sa bahay niyo. Nay, aalis na ho ako. Oh, mag-ingat ka, anak. Alam mo, Aling Mensiya. Ang laki na ni Leah at napakaganda at napakabait na bata. Oo naman, ginawa ko ang lahat para mapalaki siya ng maayos.
Magandang umaga ho, Aling Mensiya. Magandang umaga din. Sa lapit ng loob ni Mensiya sa mag-inang Nena at Leah, tumagal ng isang taon ang kumamalagi niya sa kanilang tahanan at ginawa ang lahat upang masuklian ang kabutihang ito. Mensiya? Bakit ho? Ito ang pagkain. Ay, maraming salamat po dito. Ganda ng sukli, iyon na lamang. Sige po, maraming salamat. Kumalik po kailan ka pwede. Opo. May natira din pagkain dito, ikaw nang bahala. Opo, maraming salamat po. Sige. Hindi nagtagal, si Mely ay naging isang ina na rin. Sa wakas, mararanasan na niyang mag-alaga ng anak tulad ng pag-aalaga sa kanya ng kanyang ina. Oh, Aling Mensiya. Oh, ikaw pala, Eddie. Ako na ako magtatapon yan, Tatal. Doon rin naman ang paroroonan ko. Naku, wag na ako na. Trabaho ko to. Dio, kailangan nyo rin ako magpahinga. Na, ano? Sige. Maraming salamat, Eddie, ha? Marami pa akong gagawin, eh. Go. Sige, salamat. Oh, anak. Bakit kayo na pa rito? Gusto ko lang hong sabihin sa inyo na may apo na kayo. Nandun sila sa bahay, iniwan ko. Hindi pa yung nakain, kayo nang bahala. Apo? Ano? Oo, nandun nga sa bahay, iniwan ko nga eh. Aalis kasi kami netong si Lino, siya nga pala yung napangasawa ko. Oo, nabalitaan ko nga. Oo. Pero, bakit nyo iiwan yung mga bata? Basta kayo nang bahala, nandun sa bahay, malapit kayo na Aling Sela. Teka, hindi ko alam ko. O sige, mag-iingat kayo ha. Nay, oh, naalala mo ba yung kababata ko dati? Si Luis? Oh, kamusta na nga ba yung kababata mo si Luis? Nay, ano kasi, nanliligaw na sa akin si Luis. Talaga? Sabihin mo sa kanya, pumunta sa atin minsan. Sige, Nay. Tsaka, Nay, tukoy nga pala kay Aling Mensiya. Naaawa na ho kasi ako kay Aling Mensiya eh. Di ba may anak yun? Si Mely? Oo. Eh, di ba kasing edad ko lang naman siya? Bakit hindi kaya siya maghanap buhay para kay Aling Mensiya? Kasi masyado nang matanda si Aling Mensiya para magtrabaho, tapos si Aling Mensiya kami nagsusustento sa kanya. Kaya nga, anak, maswerte ko sa'yo at tumang-tuwa ako dahil napakabait mong anak. Siyempre na, hindi ko naman kayo pababayaan eh. Halika na, mamasyal na tayo. Tara na. Hindi kinalaunan, pumanaw si Aling Nena at naiwang mag-isa si Leah na puno ng lumbay. Araw-araw, inaalala niya ang presensya ng kanyang ina at pilit na pinagpatuloy ang buhay. Thank you.
Medyo marami pala tong gamot na kailangan na Aling Mensiya. Tuluyang napalapit ang loob ni Leah kay Mensiya dahil tila siya ang tumayong ina sa kawalan ni Nena. Dahil dito, kinukup at tinustusan ni Leah ang kanyang mga gamot, pati ang pang-araw-araw na pangangailangan niya ay ipinagkaloob ni Leah. Aling Mensiya, yung mga labahan pala pakiayos na mamaya kasi yung isang damit dun gagamitin ko mamaya eh. Oo naman, Leah. Sige, gagawin ko yun. Ito nga pala yung gamot mo tsaka yung reseta para hindi na rin tayo mahirapan pag bumili ulit ng gamot. Pakitago na lang ho. Naku, Leah. Maraming salamat dito. Malaking tulong to. Walang problema po. Mareng Mensiya, alam mo ba, nakita ko yung anak mo, kasama yung kasintahan niya, doon sa luneta, nagwawaldas ng pera, namamasyal. Ano nga palang pangalan nun? Lino, yun, Lino, pisting linong yun. Hayaan mo na yung mga bata, nagpapahinga lang siguro yung mga yun dahil pagod sa trabaho. Basta, pagsabihan mo yung anak mo ah, ikaw dito nagkakandara pa sa pagtatrabaho samantalang siya nanghihilang ng pera. Oh, siya. Yun lang yung chismis ko ngayon ah. Magtrabaho ka dyan. Sige. Makipagkita ho ako kay Luis. Matagal na ho kasi kami hindi nakakapamasyal. Luis? Sino si Luis? Si Luis, sa aking kasintahan. Sige, basta mag-iingat kayong dalawa. Alam mo siya, maliligo muna ako ha. Sige. Ang buhay mo'y parang kandila na pumapawis sa kadiliman ng gabing puno ng dalhitan ng lakim. Alam mo, Leah, tutagal natin magkasintahan. Bakit di pa kaya tayo magpakasal? Luis, matagal ka na rin namang naisip yan eh. Pero parang hindi pa rin talaga kasi sapat yung perang naipon natin. Tapos, si Aling Mensiya, di ba sa amin na siya nakatira? Yung gastusin niya, yung pagkain, yung gamot, tapos yung tirahan niya. Wisip na yan.
Di ba ba sapat yung pagmamahal mo para sa akin? Para ako naman yung unahin mo? Sapat naman eh. Ba't parang hindi sobra ko dama? Pa, tagal na natin tong pinag-usapan pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nagagawa. Luis! Kung ganyan lang din naman, mag-iwalay na lang tayo, punyeta. Luis! Oh, Leah! Hindi ko natuloy sa lakad mo. Ah, natuloy po. Kanina pa po ako nakauwi. Nakapagpalit lang po ako. Anong nangyari sa lakad niyo ni Luis? Sino ba yun? Si Luis ba yun? Ayos naman po. Anong ayos? Nakapag-usap ba kayo ng maayos? Kamusta ang pagkikita nyo? Aling mensa. Leia, anong meron? Wala na po ako ni Gabby-Louis eh. Ha? Hindi ko po alam kung ano po yung ang dahilan mo. Kailangan natin ng pera. May ibibigay ba ang nanay mo? Ako bahala, meron yan. Oh, Mely, bakit kayo na pa rito? Nay, kasi kapos na kami sa pera, kaya manghihingi sana ako sa'yo kahit konti, panggabis lang ng mga apo mo. Naku, ne. Pasensya na. Sapat lang yung kinikita ko dito sa trabaho. Oh, Leah, nandiyan ka na pala. Anong gusto mo? Gusto mong ipagkahain kita? Hindi, sige. Huwag na muna ko. Hindi, paglulutuan kita. Hintayin mo lamang ako, ha? Huwag na muna ko, Aling Mensiya. Tapusin niyo na ho muna yan. Oh, ano nga huli yun, Mely? Bigyan niyo na ho ako kahit konti. Para naman ito sa mga apo mo. Pasensya na, Mely. Hindi talaga sumasapat yung kinikita ko dito sa trabaho. Pati panggamot ko, hindi ko na nabibili na. Ano ba naman yan? Tinatawag mo yung sarili mong nanay para hindi mo ako mabigyan? Mely, huwag ka namang ganyan. Alam mo namang mahal ko ang mga bata, pati nalibigaw. Ano na naman ba yan, Mely? Inaaway mo na naman ba yung nanay mo? Bakit ka ba kasi nangyayangay lang dito? Ay, away namin to. Lagi na lang kayo nag-away dito sa bahay ko, ah. Ano ma? Gusto mo pangako na to? Kahit tumigil-tigil ka, dakilang tamad. Hoy, ano ba? Kaya asawa mo pa yung papabuhay sa'yo? Tama na kasi yan. Away ko kasi to, eh. O ano? Ano pinatutunayan mo dito? O bakit? Ako yung bumubuhay dyan sa nanay mo ah. Ano pinagmamalaki sa akin? Yan yung mama mo? Oo, oh, ako yung bumibili kaya ng gamot ni Nanay Mensiya. Nanay, wala kang pamilya. Nakikisaw-saw ka lang sa... Leah! Ano? Kakampihan mo yung anak mong palamunin? Sumusobra kayo! Mga ano ba? Ipaghain kita? Ayoko, busog ako. Ano ba mangyari? Ikaw ang dalangin. Parang kailan. Ilang taon na rin ang magsimula akong magtrabaho dito. Madami nang naitulong sa akin si Leah at ayoko nang dagdagan pa ang mga paghihirap niya dahil lamang sa akin. Siguro sa pagkakataong ito, kailangan ko na yatang umalis dahil sa pasanan na ibibigay ko kay Leah. Siguro nga,
Siguro nga kailangan ko ng lumisan sa kanyang piling. Pambili ng gamot kahit dos lang, Leah. Okay, ano ba? Leah. Di ba may anak ka? Ba't hindi ka mangingi ng tulong kay Mely? Alam mo naman walang trabaho sina Mely, di ba? Walang trabaho? Pero kaya nilang magwaldas ng pera? Pakiusap, Leah. Kailangan ko ng dos. Ano ba? Sa kahit na ano pa mangyari, ako'y matanda na at tuloy na nanghihina sa mga nalalabi kong oras. Ang nais ko lang ay makitang nakangiti ang mga tao na nagbibigay sa akin ng kasiyahan, lalo na ang dalawa kong anak, Leah. Sana malaman mo na sa langit. Paano na ba? Paano pa ba? Naisip mo ba? Kailangan kita. Ganda kayo, ganda ka. Ganda. Nakatawa sa iyo.
siya yung kanina pang nanonood sa atin. Asya ba? So, mga puso kayo. Oh! Oh! Wow! Wait! Mga pagod. Isa pa, isa pa. Ay, do, harang eh. Ano gagawin namin, Faith? Ganda ka. Leah! Ano? Kakampihan mo yung anak mong pala mo din? Sobra-sobra ka! Ano na naman ba yan, Mely? Inaaway mo na naman ba yung nanay mo? Wait. Mely! Akala mo ba hindi mo napapansin? Hindi naman.